Good morning once again. This is Coach Enzo. Our today's tutorial is kung paano mag-register ng new member. So, ayan. So, login tayo sa account ng taong nag-invite, yung sponsor. Ayan. So, katulad ng lagi kong sinasabi, dapat i-check natin kung available na yung codes. Kung yung biniling codes ay nasa account na ng taong nag-invite. Usually, guys, kapag nag-invite po tayo o may mga new member tayo, pinapapasa natin yung code sa mother account na nag-invite or yung sponsor. So, pag-login natin, yung on the upper left corner po ng ano ng account ng member, yung may check po dito, yung una, ito po yung mother account. So, tama, ito ibibigay po natin kapag nag-purchase po tayo sa mga BCO so, o sa mga stockies po. Ayan. So, kung makikita natin dito sa my account, then codes inventory, may isang bronze code. So, actually, dito pa lang pwede na natin i-encode by clicking reg or register new member. So, pag-click kasi natin to, mapupunta rin siya sa encoding or member registration. Pareho lang yan. Pero kasi usually, minsan, pupunta pa tayo sa encoding then member registration. Pareho lang po siya. So, in this dashboard na lumabas or window na lumabas, so, makikita natin may mga kailangang information tayo when we are encoding a new member. So, first and foremost, before we fill out this form, so, kailangan iselect natin yung codes na gagamitin natin, which is in this case, bronze package yung binili ni member. So, may bronze code po dito na isa na available. So, select natin yung kung saan natin ilalagay yung new member by clicking Browse My Network. So, pag-click natin ng Browse My Network, lalabas kasi dito yung structure ni sponsor. So, ayan guys, lumabas na yung structure po ng taong nag-invite, which is in this case si Diane. So, usually sa sistema ng team natin, ang actually ini-encode natin yung bagong mga members po natin. For example, dito po sa case na ito, sa structure po ni Diane, since first direct po niya ito o first invite po niya, dito po natin siya ini-encode. Dito sa dalawang slots nito, pili po tayo. So, either way, kahit saan po dito, pwede po. So, just in case po na hindi pa po natin alam masyado yung structuring na tinatawag, kailangan po natin i-consult yung taong nag-invite po sa atin para maturuan po tayo ng tamang structuring. In this case, dito po tayo mag-i-encode. Ayan. So, bakit dito tayo mag-i-encode? Guys, kung alam nyo po yung Browfor system, so dito po yung tamang slot. Kasi nga po, binubuo po natin yung pitong account niya. Ayan. The Browfor system, the upgraded version po ng sistema. Pero din, since magbubuo po tayo ng left and right structure or left and right sales organization po ni Diana, dito po tayo mag-i-encode. So, that's the second step, which is to get two builders sa Browfor system. So, click natin to. Kung mapapansin nyo, this is an open slot. Just click select. Then, use bronze entry. Ayan. So, guys, dito wala na tayong babaguhin kasi ang sponsored upline si Diana din po. So, since first direct po niya yan, sponsor yung taong nag-invite, again, yung upline kung saan natin ididikit po si tinatawag po nating invite po natin, yung encode po natin. Kung mapapansin nyo, iba yung mother account sa sponsor account number dito. Either way, pareho lang po si, na, kay Diana yan. Pero dahil nga po mayroon tayong unilevel din po na tinatawag na rebates, mas maganda yung sponsor, yun po yung kadikit po talaga nung pinakamalapit po na account kung saan natin ilalagay po yung tinatawag nating new member para umakyat po yung unilevel din po doon sa tinatawag nating mother account. Ayan. So, wag pong kakalimutan yan. So, again, let's fill out po yung information na kailangan po sa encoding. So, ang maganda po kasi dito, kung ano po yung information na nire-require ng system, yun din po dapat ang hingin po natin sa new member po natin. So, encode natin yung login details. So, nagre-require siya ng username. Usually, ang username, tayo na rin ang nagde-decide nito. So, kung depende na lang po sa format na gustong gamitin ng inyong team or sub-teams. Yung password, usually is for Dream Builders, pare-pareho lang siya. Para at least, ang reason noon, kahit malimutan po natin, hindi po tayo magpapareset. Kasi kapag nagpareset po tayo, may bayad po yun na 200 sa head office. Ayan. So, don't you worry guys, kahit alam po ng taong nag-i-encode po yan yung password po natin, kahit in-cash po niya yung, ano, yung account po ng member po natin, hindi po yan mapupunta sa kanila kasi may ATM po tayo. Yung tinatawag na Yes Card. So, select po rin gender male. So, member name natin is Patrick. Last name is Bilya.
Villamayor. Middle name. Ayan. So guys, napaka-importante ng middle name kasi hindi i-accept ng system po kapag walang middle name. So double check, Patrick Villamayor Villadon. Ayan. So the email address, type natin yung email address ni new member. So the cellphone number. So leave yung landline number kung wala naman siyang landline number, okay lang 'yon. So address, type natin. So type lang natin yung address na binigay ng member. Then the province, of course, 'yan. May drop down 'yan, pero kung ayaw mo naman isa-isa yung drop down, pwede mo na i-type yung province niya dito. Ayan. So ma-search naman 'yan sa drop down. So again, before we submit, make sure na tama yung information kasi nga guys, touch move, di ba? Wrong spelling is wrong. At kapag nagkamali tayo sa pangalan, ipapa-edit pa natin yung sa head office, may bayad again na 200 pesos. Member name is Patrick, that's the first name. Then the last name or the surname is Villamayor. Then the middle name, which is very important, Villadon. Ayan. Guys, kung walang middle name, pwedeng gamitin din po yung last name. So yun po isa sa mga hint. So kung tama naman, let's click submit. Ayan. So pagka-click ng submit, may magpa-pop up dito na ayan, verification window. Itong verification window na ito, napaka-importante kasi ipaprompt tayo ng system na i-double check ulit yung in-encode natin. So in this case, ito lumabas na. May nakalagay na are you sure? Ayan. So double check natin yung full name, Patrick Villamayor, which is tama naman. Tama din yung sponsor, tsaka upline, at tsaka yung package code na gagamitin, which is bronze. The placement is automatic, kung saan yung pinili natin kanina sa structure, doon siya malalagay. Then, if everything else is okay, click yes, continue lang. So, kagandahan dito guys, mabilis lang, di ba? Successful na kaagad siya. So, ibig sabihin, success yung encoding ko natin. So, before we log out, so, pwede tayong pumunta sa my network ng taong nag-invite, yung sponsor, then click natin yung binary to check yung binary structure kung tama nga yung ginawa natin encoding. In this case, makikita natin tama yung placement ni Patrick sa encoding ko natin. So ito, Patrick V01, yung talagang ginawa kong username niya. So nandito siya. So tama. So in this scenario, ayan, nakaisa na siyang direct. Yung pangalawang direct niya, dito natin ilalagay. Kasi we are focusing on 2 builders. One at a time, ika nga. Kapag naka 2 builders ka na, tutulungan mo yung dalawang builders mo, dalawang taong in-invite mo, na magawa din nila yung sistema ng team. So again guys, ganun lang po yung pag-encode ng new member. Napakadali lang po. So if you find this tutorial helpful, share this video to your new members para at least in the future, marunong din po sila mag-encode at maituro din po nila sa kanilang mga future members po. So again, thank you guys and keep safe and God bless everyone.